Senyor, yes, sir. Attorney, naku, magkatabi. Opo, Sir Sibilia, opo, pasensya na po, nabigla po kayo katabi. katabi, narinig nyo naman po, ano po ang inyong pwedeng ma-share po sa amin? Boss, ano lang po ito, ha? Wala po, kailangan lang maintindihan ng taong bayan kung nasa na po tayo, wala po itong, ano, Sir, masasagot po ngayon, kamusta po yung proyekto ng Bulacan na isinabmit sa inyo? Magandang umaga po, Mr. Chair. Ang totoo po ay ito isang proposal pa lang sa side ng Bulacan at saka sa side ng Pampanga. Gaano po katagal? Panggang proposal? Isa-subject po ito sa feasibility study para malaman kung talagang angkop. Okay, paliwanag yung proseso. Galing po sa proposal, gagawa po ng feasibility study. Sino po? Ang departamento, ayo po. Through consultants din po ang gagawa. And then malalaman po natin kung feasible ba itong ganitong klaseng proyekto. Sa tingin niyo po ba sa nangyayari po ngayon, Attorney, kailangan po ba natin ng mga water impounding, lalo-lalo na po sa mga lugar na talagang buntak na pupunta yung tubig eh. Kailangan harapin na po natin yung mga tinatawag natin band-aid solutions, pambihira, pinagkakakwartahan lang yan. Kailangan yung aguna tayo sa mga totoong solution, boss. Sa palagay niyo po ba yung sinasabi? Ito, sarili niyo pong opinion. Dahil alam ko naman, dadaan pa naman yan sa sinasabi niyo. Sigurado ako, mga 6 na buwan yun, boss. Mga ganon. Maaari po, mas po, matagal pa. Yung sa gobyerno po kasi ganon eh. No? Yung proseso, kailangan daanan. So, 6 na buwan, matatapos itong lalinya. Nagpaplano pa lang tayo. Barating na uli ang El Nino. Okay. Malungkot pa. Aabutin pa kayo sa isa. Lalo, barwag naman. Opo, sana mapabilis po natin. Sana yung mga ganitong proyekto. Kasi naririnig ko si Presidente. Na, sabi ni Presidente nung kanyang kalumpati. Ang sabi niya, yung mga flood control na yan, siguro naman, pwede po ba na mabilisan pa dun, sir? Paano po ba? Ano po ang pwedeng gawin ng aming namin? Ng mga senador para mapabilis po ito. Para ito po ay kagiyat na magawa. Alam nyo, pagka inisip mo yung napakabait sa atin ng Panginoon Diyos eh, sa Pilipinas po ah. Bakit? God is so merciful to this country. Why? Kasi meron tayo kuwan. Meron tayong tag-araw. May recovery, may pagtatanim. Ang ganda-ganda po ng weather sa Pilipinas. Kung alam lang natin sana sa haba ng panahon, sabihin na natin, may gobyerno, kung magmula ng 1897 hanggang ngayon, lagpas 100 taon ngayon, siguro naman na pag-aralan na ng ating gobyerno, kung paano natin mamamaximize itong resources na to. Ayoko siyang tawagin kalamidad. Marami nang nagsabing kalamidad yan. Pero kung alam lang sana natin gawin na positibo, itong buwis ng ulan na ito at makatulong sa El Nino. Alam niyo, hindi ko maintindihan yan. Kasi parang sa ibang bansa nagagawa nila. Sa BGC nga, nagawa nila eh. Nagawa nila na meron silang tumbakan ng tubig sa ilalim. Boss, isa-isa na po. Kasi tumalo na ako. Mamaya na natin pag-usapan yung tungkol sa DA. Pero dudugtong po yan. Kasi napaka-halaga po eh. Pag-usapan muna po natin yung mga bayan na sa ngayon ay nagiging pumbira ng tubig. Ang nangyayari, pagtag-ulan, sa kanila lahat pumupunta. Sa Bukawi, si Governor Daniel Fernando tsaka si Senator Joel Villanueva nagsitanda na rin katulad ko sa suliranin na magkasama po kami ni makwento lang, maiksi lang naman, kwentuhan lang naman tayo. Magkasama po kami ni General Macman, Colonel Pasha, General ko yan dahil yan po ang nag-claim sa akin sa Bilibid. Yung ako po nakatira sa Muntinlupa. Sila po yung General Binaraw, ang mga pastol namin. Sila po yung mga dumidisiplina sa amin. Maraming salamat, sir. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi po tayo naging senador. Maraming salamat po sa pagpapastol ninyo. Mabalik po tayo. Kawawa yung Bulacan. Doon lahat ang punta ng tubig.
Yung ba, paano kaya yun? Hindi ba magpwedeng magkaroon ng plano na magkaroon kayo ng parang water impounding sa dapat siya. Para sa akin, ang pinakamagandang direksyon yan, sundan natin yung tubig eh. Diba? Yun na yung natural eh. Huwag na natin gibain yung natural na daloy ng tubig. Ang hirap nun. Siguro, harapin na lang natin yung problema. Ba't hindi po pa pwedeng gumawa ng malaking water impounding para sa Japan? Alam niyo po, sa Japan, meron silang alak-laking water impounding na pumupunta lang dun sa ilalim yung tubig. May para pagkadating ng El Nino, pwede naman yung i-pump out yun. Bigay naman sa mga magsasaka. Pwede pang ganun yun? May ganun po ba na plano sa provincial? Mr. Chair, kung inyong paintulutan po na ilahat ko po ang mga plano po at mga proyekto na prinisinta po ng aming mahal na governor sa ating presidente. Unang-una na po ang pagkakaroon po ng aming water reservoir. Ang kung titingnan po kasi ang topographical ng aming lalawigan, merong parting mataas, meron pong patag at meron po tayong coastal. Sa parte pong itaas, meron pong patuloy na ginagawa po ang ating national government na Bayabas Dam. Ito po ang magiging reservoir na manggagaling ng tubig sa itaas. So, sir, saan po yung Bayabas Dam? Ito po ay nasa parte ng DRT, Doña Remedios, okay. Trinidad. So, ito po, malapit lang po sa Maynila yun. Opo, tama po. Opo, ito po ang nasa boundary ng Aurora at ng Nueva Ecija po. Na kapag yung ating Sierra Madre po ay pag bumuhusang ulan, yung kabundugan po nito ay tutuloy po sa may reservoir ng Bayabas Dam. Ito po ay malaking kadagdagan maliban po sa existing dams natin ngayon para makapigil po ng tubig na bababa pa. At kung yung ibang tubig na bababa... Sir, anong pong kalagayan ng dam na yan? Nakatayo na po yan? Opo, ongoing po na ginagawa po ngayon ito. Ah, okay po. Kanino pong proyekto ito? National government po ito, opo. Sa ilalim po ng... Under po ito ng... part pa po rin ng irrigation po ito eh, sir. Ah, okay. Ng hindi po ng energy. Opo. Ito pong dam na ito, meron po ba itong hydro, electric? Wala. Natural flow lang po ito na imbakan po. Hindi po, wala pong kinalaman sa DOE. Talagang po. Talagang tubig lang. Tubig po. Okay. Tubig lang po. Opo. Impakan lang. Impakan po sa buha. Gano'n po kalaki yun? Sa ngayon po, hindi ko lang po mabigay yung technical na aspeto nito. Pero ito po ay malaking malaking maitutulong po. Lalo na po sa bayan ng San Miguel at San Rafael, San Ildefonso. Dahil nitong nakalipas po ng El Nino, ito po ang naapektuhan ng gusto po ng ating tag-init. Na kung saan ang source ng water, ng irrigation po nito ay hindi na masyadong nabibigyan ng Bustos Dam. At ang tubig po nito ay nanggagaling pa po sa Nueva Ecija. So kung magtuloy-tuloy po itong reservoir ng Bayabas Dam, malaking tulong po ito sa nasabi kong mga munisipalidad ng Bulacan. So, ang pangalawa naman po ay bago lang... Sir, opo. Sorry po. Project po ito ng DA. Opo. Wait, tatanungin ko lang. Mabalik po ako sa inyo, sir. Irrigation to po ito. Mabalik po ako sa inyo. Tatanungin ko lang po si Sir Roger. Sir Roger, nako, nasabi ni Sir Rukman, sabi niya, sana magtuloy-tuloy. Ba? Meron po bang pagkakataon na ito hindi matuloy? Actually, this is the project ng sir, ng National Irrigation. Wala po mo kayong partnership doon? Wala po mo kayong pag-uusap? Dahil siyempre, mayroon yung ganyan ito. Kung ang kagad mo, sir. Asama mo naman yun. Yeah, actually, sir, the project is DA. Ang DA kasi may mga other agencies siya. Ang agency niya na responsible nito is National Irrigation. So, under sa amin po yon si Gillian. Tapos, mayroon pa tayong isa dyan, yung tinatawag natin na BSWM. Meron din silang water na mga projects at saka water management. Actually, this is... Gusto ko lamang pong malaman kung nagkakaugnayan po ba kayo ng local government na kailangan. Yung din lang po sa project po nila, sir. Ibig ko pong sabihan, mahirap kasi pag naririnig mo yung salitang sana magtuloy-tuloy. Ang gusto lang po natin, commitment lang po na galing po sa DA na yung proyekto po na ibibigay po ninyo sa Bulacan ay magtuloy-tuloy. Yun po ba ang nais mo nung sabihin nyo, sir? Sa ngayon po, sir, ito po ay ongoing ang construction pero wag lang po sanang maampat dahil ito po ay malaking maitutulong po talaga. Maganda po ang pakipag-ugnayan ng ating pamahalang panlalawigan sa ating pong national irrigation system na humahawak po nito. At ito nga po ang talagang isa po sa nakikita na solution po ng ating pamahalang panlalawigan to our Governor Daniel Fernando po. Ano po ito? Kailan po ito daw matatapos? Alam po natin, ito po ay patapos na rin po. Within the next 2 years po ito ay tapos na rin po. Dalawang taon pa? Opo, yun talagang fully operational po nito. At ilang bayan lang po yung mapoproteksyonan nito? Tatlong bayan halos po ang mapoproteksyonan nito. Ano po? Ito po ay ang San Miguel, San Rafael at ang San Ildefonso.
Okay. Opo. Sa parte naman po ng ating kapatagan, bago lang po ay meron na rin pong inaatas ang ating mahal na governor. Sa parte naman po ng Kalumpit, Tagonoy, meron po rito kami parte ng Santa Lucia, Barangay Santa Lucia, na kung saan nag-propose na po na mag-create ng malaking dalawang water impounding. Ito po kasi kung titingnan po ang karakteristik po ng ating Kalumpit, sa tatlong aspeto po ng high tide, yung back flooding at yung regular na pagbaha, ang Kalumpit po ang iimbakan ng tubig dahil ito po ay talagang mababa. So sa Pampanga River Basin, dito rin po tumutuloy. So kung sakasakali po na maituloy ang proyekto rin po ng tinatawag na water impounding area dito sa area nito, ito po ay makakasunod sa inaatas ng ating presidente na at least 200 hectares po ay masasakop po nito para maglaman po ng tubig. Handa na po yung lupa na yun? Nakahanda po ang nature po ngayon ng lugar na ito. Ito po ay sa mga nakaraang taon po, ito po ay nagiging hindi na po napapakinabangan. Dating farmland po ito, ngunit lagi na pong baha for the past years po. So, po siya talagang gawin okay, para pinabangan po. Kalaki? About 200 hectares po ito. Sapat na po yun sa palagay po ninyo? Malaking tulong na po. Hindi man po sapat sa buong lalawigan, pero ito po ay malaking tulong kung sakali po. Paano po kaya mamamaximize yung 200 hectares na yan? Pwede po bang laliman? Nama po kayo ron, Mr. Chen, na ito yung pwedeng laliman po. Ito po ay mapapag-ipunan ng tubig at kapag panahon po ng tag-init, ito rin naman po ang pwedeng magamit ng ating mga magtatanim po tulad ng inyong sinasabi kanina na pinabangan ang binigay ng nilikha ng Diyos sa atin at ito ay hindi basta natatapon. Ito rin po ang hinahangad ng ating mahal na governor po. Opo. Kanina po uli yan, yung project niya. Saan po lugar uli? Sorry po. Sa parte po ito ng Kalumpit. Kalumpit. Opo. Bound po ng project. Nakumpisahan na? O... Hindi pa po. Ito po ay plano pa lang po na iprinisinta bago pa lang po. Kanina po iprinisinta? Sa national government through the DPWH po. Ayun, sir, attorney, naku, magkatabi. Opo, sir Sibilia, opo, pasensya na po, nabigla po kayo katabi. katabi, narinig naman po, ano po ang inyong pwedeng ma-share po sa amin? Boss, ano lang po ito, wala po, kailangan lang maintindihan ng taong bayan kung nasa na po tayo, wala po itong, ano, sir, masasagot po ngayon, kamusta po yung proyekto ng Bulacan na isinabmit sa inyo? Magandang umaga po, Mr. Chair. Ang totoo po ay ito isang proposal pa lang sa side ng Bulacan at saka sa side ng Pampanga. Gano'n po katagal? Pagkang proposal? Isa-subject po ito sa feasibility study para malaman kung talagang angkop. Okay, paliwanag yung proseso. Galing po sa proposal, gagawa po ng feasibility study. Sino po? Ang departamento ayo po, through consultants din po ang gagawa. And then malalaman po natin kung feasible ba itong ganitong klaseng proyekto. Sa tingin niyo po ba sa nangyayari po ngayon, attorney, kailangan po ba natin ng mga water impounding lalo-lalo na po sa mga lugar na talagang buntas na pupunta yung tubig eh. Kailangan harapin na po natin yung mga tinatawag natin band-aid solutions, pambira, pinagkakakwartahan lang yan. Kailangan yung agun na tayo sa mga totoong solution, boss. Sa palagay niyo po ba yung sinasabi? Ito, sarili niyo pong opinion. Dahil alam ko naman, dadaan pa naman yan sa sinasabi niyo. Sigurado ako, mga 6 na buwan yun, boss. Mga ganon. Maaari po, mas po, matagal pa. Yung sa gobyerno po kasi ganon eh. No? Yung proseso, kailangan daanan. So, 6 na buwan, matatapos itong lalim niya. Nagpaplano pa lang tayo. Parating na uli ang El Nino. Okay. Malungkot pa. Aabutin pa kayo sa isang lawak barwag mo naman. Opo, sana mapabilis po natin. Sana yung mga ganitong proyekto. Kasi naririnig ko si Presidente na sabi ni Presidente nung kanyang kalumpati. Ang sabi niya, yung mga flood control na yan, siguro naman pwede pa ba na mabilisan pa dun, sir? Paano po ba? Ano po ang pwedeng gawin ng aming namin? Ng mga senador para mapabilis po ito, para ito po ay kagiyat na magawa. Ito po ba, kailangan po bang mag-usap? Sino po ba ang dapat namin kausapin? Kasi si Joel, gustong gusto niyang matuloy yan. Si Senator Joel, dahil ang personon talagang nagigiba na. Nung huli kong kausap si Joel, parang aatakihin na doon. Nasahe ko nga yung likod, pare, huwag ka naman masyadong kasi talagang sa plenaryo.
ganun ang epekto sa kanya. So, boss, sana, paano po ba? Mga, pwede po bang 3 months, gano'n, o 3 months na ito ay maayos, itong mga ganitong proyekto? Sa ngayon po, ito tinatalakay na yung okay, paksana yan. And on the part of DPWAs naman po, meron din naman kaming mga convergence program with NIA, like itong ating mga small water impounding projects, small river improvement projects, para po maibsa naman itong ating mga problema sa magbaha. Opo, opo sir. Opo. Naniniwala po ako dyan. No? Maraming salamat po. Pero syempre, hindi ko na po dadagdagan yung pagbakbak ng mga kasama ko sa DPWH. Gulpin-gulpin na yung DPWH. Ang ano lang po dyan, sana maalis na tayo dun sa... Kasi pag pinanood mo yung pagdinig na yun, tatatak sa isipan mo dalawang bagay. Yung continuity, yun yung sinasabi ng mga senador, walang continuity sa project. Kasi nga, habang usapan kung makakarating pa tayo sa konstitusyon. So, pangalawa, ang nangyayari kasi boss, parang patsi-patsi daw. Sabi po ng, yung pong lumabas ko sa, di po ako nagsasabi ha, yung pong ang nagsasabi, yung mga kasama nating veteranong mga senador na hinahangaan po natin, mga teacher natin yan. Ako naman po'y bago dito, hindi naman po ako pwedeng magmagaling na alam ko lahat. Bagamat nababalitaan, napapanood sa TV, public information, napapanood mo, talagang parang paulit-ulit na nga, parang patsi-patsi na nga talaga. Kung talagang yun po ang sistema talaga na hindi natin mabago yung patsi-patsi na yan, bakit hindi na lang po kayo tumingin talaga ng mga katulad noon? Ako po naman ay naniniwala dyan sa mga mayayamang bansa na gumagawa talaga nung hinuhukay nila, na ang lalim-lalim nung hinuhukay nila. Meron ako nakita sa Japan nasan ba yung litrato nun? Sa may water impounding sa Japan, sa ilalim ng lupa na ginagawa po yun sa BGC rin. Hindi po ba tayo pwedeng gumawa ng ganun? Di ba parang ganun yung sa inyo, Sir Lukman? Tama po, Mr. Chelsea. Hindi ba po pwede yun? Automatic na, ano na, kasi organ na ni Presidente nung SONA, boss. Naniniwala po ako doon. In fact, yun nga po ang priority ng departamento sa ngayon. At tungkol naman po doon sa ibang mga proyekto, actually, meron naman po tayong mga master plans para doon sa 18 river basins. Yun po ang ating meron. Naniniwala po ako doon. Narinig ko din pa doon sa hearing na yun, yung master plan. Boss, ayoko nang magdagan pa yung hearing. So, totoo lang, boss. Ako sa kasuporta po sa DPWH. Kung ano ang programa, wag na natin balikan. Kasi alam nyo yung meron pa tayong mga binabalik-balikan. Doon tayo, ang mga Pilipino, ano may hopeless romantic. Kahit politika, gusto romantic pa rin. So ako, wag na natin balikan yung nakaraan. Forward na po tayo. Nadinig ko po doon sa hearing na yun na 2027 po. Mag-uumpisa na ba yan? O matatapos yung master plan na yan? Parang ganun po eh. Ang nadinig ko doon sa hearing na yun. Ang hiling ko na lang po sana, kung talagang wala tayong magawa dyan sa patsi-patsi na yan, unahin natin yung patsiin yung mga kailangan. Yun na lang ang pakiusap ko po sa inyo na maawa na tayo dun sa mga lugar na katulad. Wala pa po yung Marikina? Wala pa. Okay. Kasama naman sila dito sa usapan na to. Alam naman po natin yun, sir, di ba? Kung saan yung mga lugar talaga na pinupuntahan ng tubig. Ako, malaking maitatarang po yan pagka dumating ang El Nino, boss. Maniwala po kayo sa akin. Kasi parang nakakalungkot naman po isipin talaga eh. Bata pa ako. Alam nyo, bata pa ako. Ang bahay namin, apartment. Kaya kailangan ko ikuwento kasi at makinig kayo. 21 lang naman. Nasa third floor ang bahay namin. Pagka summer, ang tubig, kailangan kong iakyat sa third floor yun. Nakabalde. Kasi bagamat ang tatay namin ay mayor siya noon sa Jose Panganiban, disiplinado kami, training, parang training yun. Kaya naman, papasalamat ako doon, lumakas sa mga tuhod ko, naging action star ako doon sa ginagawa kong training na yun. Isipin nyo yun. Buong kabataan ko yun. Inaakyat ko yun, basta summer. Ngayon, iba na ngayon. Mas gumabi. So, baka, hindi na susolve yung problema ng El Nino at La Nina. Kaya, sana, may usap lang po. Wala naman itong, doon na lang tayo, move forward, ganun din sa DA, boss. Paikot, cycle na lang. Uulan, babaha, yung mga magsasaka, iiyak, bibigyan nyo ng ayuda. Wala naman tayong magawa, kung di magbigay ng ayuda, kawawa naman yung mga tao, kaya lang. Pagka ganun na naging sistema ng gobyerno natin, na
hindi natin sinosolve po yung problema. At palaki ng budget na lang yung ayuda. Iba't ibang tawag na. Maganda naman yan kung nangangailangan talaga yung tao. Pero wag tayong masanay dyan, boss. Kailangan natin solve itong problema na to. Umpisahan po natin ngayon. Ang dami-daming lugar sa probinsya din. Nanggaling po ako ng Negros, naawa ako dun sa mga magsasaka. Papunta po ako dun sa isang magkatalumpati ako. May mga tao sa kalsada. Ang sabi ko dun sa nagmamaneho, sabi ko, kasi taga dun yung nagmamaneho, sinundo ako sa airport. Sabi ko, sino yun? Mga magsasaka po yan. Farmers living in the streets because of the El Nino phenomenon. Eh, yan naman po yung hindi bago. Hindi yan, that is not new to us. Nagkaroon pa ng kanta dyan si Freddy Aguilar, di ba? Mga bata sa Negros. Dahil talagang nandun na yan, tagtuyot. Pag dumating ang tagtuyot, talagang kawawa ang farmers. Yun po, ano po ang, pero na po ba tayong master plan din sa Negros? Yeah, actually sir, this is really, ito talaga ang medyo dagok sa atin for so long a time, no? And ang kailangan kasi natin pag mag-budget tayo, napakalaki ang budget kung gagawa ka po ng dam, sir. At aside from the budget, kasi malaki yung budget, napaka-dami ding requirements, no? And then pag magkuha ka ng requirements from one department to the other, even government agencies, hindi ganun kadali yung requirements. Kaya sinasabi kanina, nandun pa tayo sa feasibility study. Eh mayroon ka pa rin yung DNR permitting. So all of these things, it will take you really talagang napaka tagal. I remember when in my previous life, I was one of the proponent din na kasama kami doon sa Hala Orser. It was 14 years back. And then last 2 weeks, saka pa namin na ano ni Presidente na inaugurate yung Hala Or, yung number 2. Kasi mayroon ng Hala Or number 1 doon sa father niya. Isipin mo 14 years, sir. So all of this gestation period, napakataas talaga. Tapos malaki yung budget. Medyo problema. But ngayon sa aming DA, sir, sa aming bagong DA, yung gusto ni Secretary Kiko, kaya nga bilis-bilisan namin yung construction ng dam namin. Hindi na masyado kami doon sa parabang napaka-high wall na mga construction of dams. Ito na lang solar power na impounding na lang, no? So impounding dams na lang ang gagawin namin. Actually itong sa ano, sir, sa dito sa Bulacan, 2.4 billion yan, sir, na project. And it was just signed last year. And it will take us another 5 years, sir. In other words, 5 years or 4 years construction doon sa dam na yon. And then, ang makukuha lang na volume doon, sir, nasa mga ano lang, mga 60 million cubic meters ng water. You can just imagine those area there is in catchment yan for so long a time. Kaya kailangan lang talagang planning doon kung how are you going to manage the canal, how are you going to put the water outside of the populated area. Kasi ang nangyari doon nung araw, wala naman sir, ano lang din, yung mga birds lang, migratory. Pero ngayon kasi, mayroon ng population doon, you have to manage all of this eh. Kailangan talaga yung sinasabi nilang master plan, tapos yung sinasabi mo sir, na impounding para magkaroon ng tubig doon, tapos pump out mo lang. Actually, those are really the moving forward para sa akin sir, na sinasabi mo, na solusyon. Dapat, katulad ng national government together with the LGU, dapat mag-usap talaga, harmonize yung mga moves natin, tapos yung budgetary requirements natin, kailangan talaga itagpi yun, sir, kasi napakalaki talaga din budget on that particular concern, sir. So yun ang nakikita namin. Kasi ngayon nga, hindi kami, yung sinasabi mong malaki ang budget namin, sir, in terms of management ng water, maliit pa rin yun, sir. Kasi ang budget namin sa water management, maliit eh. Construction ng dam to pass management ng water, maliit pa rin yun, sir. Kasi napakalaki ang area natin. Ang irrigated lands lang natin is just about 1 million. And then ang population natin, sir, is already 100 million. And then we're growing 2% per annum. Eh, tapos nag-i-import tayo ng ating rice. So ibig sabihin, kung hindi mo ma-irrigate ang lahat with good management of water. Kasi ang nangyari, sir, kung hindi magandang management ng water mo, napapla din yung irrigated land eh. So kailangan talaga yung management ng water. Ang problema kasi natin, yung maintenance din natin, hindi ganun ka... Pero Sir Roger, kung susundan mo naman yung, di ba, siyempre may topography yan eh. Kita mo naman yan eh, di ba? Kung saan talaga yung pababa yung tubig, may natural yun eh. Yun po ba, meron naman tayong political will na kung sino man yung tatamaan doon, eh, pwede nating patabihin. Kasi minsan yung mahirap dyan, yung may siga doon, kailangan lumiko. Yun ang problema. Meron na po ba tayong ganun na... Ganon sa ating mahal na Pangulo na hindi na pwede kung sino man ang tatamaan dyan.
The last meeting that we had doon sa Malacañang, sir, ang chairman si Secretary Gibo Chudoro. So nagkaroon ng harmonization ng policy, sir, kasi meron tayong NCIP. Mayroong mga NCIP na kung doon ka magbi-build ng mga dam, siyempre magagawa ka ng permitting sa kanila, DNR, yung all of this, sir, together. Napakaganda po ng sinabi niyo kasi ako din po ang nasa committee ng ating mga cultural minorities, ano, lalo na po sa karapatan ng ating mga katutubo. Alam nyo, pagkakausap nun naman nyo sila, ako ay nabibigla. Kasi hindi naman lahat ay kontra sa natawag nating mag-ulad. Hindi po ganun. Siguro yung mga na-impluensyahan ng mga ibang ideolohiya, yun yung makakausap mong kontra. Pero karamihan sa kanila na nakakausap ko sa aming komite, okay sila sa pag-ulad. Huwag yan silang nakawan. Ang problema, hindi sila nakikinabang. Minsan, namamatayan sila. So, ako po, hindi ko po nakikita ang problema ang mga IPs. Kung ipapaliwanag natin sa kanila, totoong magkakaroon sila. Kasi po, boss, doon sa isang, hindi ko nababanggit yun, dahil dito hearing ng cultural minorities, pero mabanggit ko lang, halagang 80 milyong piso nawawala. Pera ng mga IPs. Nagturuan sila kung nasan yung pera. Isipin nyo, liit-liit ito. Nawawala yung pera ng mga IPs na sa matagal na panahon eh, ipinangako sa kanila. Nawala na. Kaya sana po kung seryoso talaga tayo dyan, ako po itutulong sa inyo, sa komite namin, na kumbinsihin itong ating mga IPs na tumulong. Pero syempre, boss, panahon na para umaman din sila. Apo, hindi naman yung pambihira naman. Apo. Tuloy niyo po, boss. I'd like also to inform you, sir, that ako din ang chairman sa Convergence. Now, so yung Convergence namin, meron kaming committee sa DNR, DPWH, LGU, at saka NCIP. So sinasama-sama namin yan ngayon. So nung araw kasi, ang sinasabi ko doon, kailangan kung maggagawa tayo ng Convergence area, dapat nakaplano yon para magkaroon talaga sila ng community. Tapos mayroong production area, mayroong housing area, mayroong, ibig sabihin nakaplano lahat. Nung araw kasi, sir, basta mayroon lang. Okay lang. So ngayon, I think if this plan is going to push through, magkaroon sila ng dignity, sir. Kasi ang kailangan lang natin, bibigyan sila ng dignity para naman sila respetuhin din. Yes, sir. No? Dignity and share. Hindi nakakalimutan yung share. Minsan, alam nyo, minsan yung dignity na ako kuha sa bihos eh. Di ba, maka nagiging costume na lang. Ah, wow, ang ganda. Royalty. Pero pagdating sa na-share. Aba, boss, may isa lang tanong, boss. Pagka ako po naniniwala kay Secretary. Kaibigan ko po yan. Opo. Ako po ay naniniwala doon sa mga tao na experience ang teacher. Ano. Meron na po akong napakahalagang ano. Sinabi niyo po kanina at sinabi din ni Presidente ito, yung water impounding. Opo. Sabi niyo, ilang taon po? Five years? Ang ano, sir? Sabi niyo po, sa Bulacan, 5 years. So sa lahat dam yun, sir. Dam. Yung water impounding kasi yung sinasabi mo, kain mo lang, run of river, sir. Ang dam kasi is you're going to construct yung malaking wall. Dadaan sa bundok, yun ang dam, diba? Pero yung water impounding na inuukay. Nasa baba yun, sir. Kasi gagawa ka lang. Anong tawag doon sa inuukay? Yung parang swimming pool lang, sir. Yun yung impounding dam, sir. Yun ang nasa Bulacan. Hindi, sir. Parang talaga yung ginawa nila, sir. Bali, dalawa po. Yung sa parte po ng DRT, reservoir dam po yun. Ayun po yun, ipunan ng tubig na manggagaling sa bundok. At yun sa impounding area naman, sa kapatagan naman po ito ng Kalumpit, papuntang coastal area po. Okay. Ayun po ang Yun po. Pero sa DPWH po yun. Ibig ko po sabihin, sa inyo po, sa DA, yun po ang ibang solution din ninyo sana. Ano ba? Sa Levaisiya, opo. May mga lugar sa Levaisiya. Medyo self-serving lang dahil taga-kuya po ako, Levaisiya. Medyo taniman din yun. Banggitin ko na rin po. Opo, hindi din po kami well irrigated doon. Opo, pero may malakas ang tubig doon. Yung po ba, pwede din yun. Yung mga ganon na wag mo nang, hindi na namin antayin yung national. Kasi pag antayin pa namin yung master plan, boss, 5 years ba? O master plan, sabi nyo? Actually, sir, yung sinasabi mo, sir, anytime kung mayroong mga proposal na gano'n, ginagawa kasi namin, sir, more on the run of river na kanya. Alam ko ba yan ng mga tao, katulad sa Negros. Sa Negros po, talagang wala daw silang tubig, boss. Talagang yung ang lupa, boss. Talagang wala daw sa mamubuhay. Okay. Actually, ngayon, sir, with the new law that was passed, one Negros na sila, sir. So, ang gagawin namin doon, magkaroon pa rin ng project doon for irrigation, sir, at saka yung impounding dam.
Saan yung nangangailangan yung lugar. Yeah, opo, hindi na po lang nakaantayin pa doon sa master plan. Kasi iba naman po yung master plan sa local. Hindi, sir. Hindi, sir. Opo, most emergency doon. Opo. Ano, talagang... We will... Napaka... Sabi niyo, dignity, di ba? Ang hirap para sa isang magsasaka na alam mong nagtatanim ka ng kakainin ng tao. Kakainin mo, una-una, tapos tao. Tapos natin ng pagturot, nakatira ka sa kalsada. Ang hirap nun, boss. Palagay ko yung dignity yung sinasabi natin. Medyo malungkot yun. Pero lang ako, ako naniniwala po ako sa uumpisahan yung mga proyekto. Sana lang, yung sona ng ating mahal na Pangulo, malinaw, napakalinaw ng kanyang sinabi na nabanggit niyo ito eh. Sana huwag umabot mo sa 6 na buwan ng visibility study. Ang hirap ito, paliwanag mo siya sa tao. Ang hirap, napakahirap. Siguro, hindi ko alam kung ano na dapat. Tinatanong ko, abogado, bigyan na lang kaya natin ng emergency power itong presidente natin para bumilis. Kasi sinasabi niyo, bagal eh. Yun po. Opo. Hingin ko lang po ang opinion ng ating PIO. Salamat ba, Sir Navarro? Kakampi tayo po sa mga akala mo. Sir Gutierrez, opo. Yung usapan po natin, malinaw naman po sa inyo. Na, malinaw din po sa amin. At yan po ang iahatid namin sa taong bayan na hindi magic. Hindi magic to. At hindi ako, ang message ko sa taong bayan, siguro ganun din ang message ng ating mahal na Pangulo, huwag na tayo magsisihan ngayon, huwag tayo balik pa, ganun. Siguro ang ipaalam natin po sa taong bayan kung ano talaga yung proyekto ng gobyerno sa ngayon. Sa ngayon po ba, ano po ba ang direksyon ng ating public information agency na tungkol po dito sa El Nino at sa La Nina? Magandang umaga po, Mr. Chairman. Ang ginagawa po ng ahensyang pang-impormasyon ng Pilipinas ay ina-amplify po namin ang mga ginagawa ng Task Force El Nino na ang spokesperson po ay si ASEC Villarama. Ina-amplify po namin yan sa lahat po ng... Kasi ang PII po ay present all over the country from Region 1 to Barm. So may mga platforms po kami doon on public information. Meron po kaming social media pages na lahat po ng larawan ng mga proyekto o mga talakayan o mga kung anong ginagawa ng DEA, anong ginagawa ng NIA, anong ginagawa ng DPWH, lahat po yun ay ina-amplify po yun ng aming mga information officers nationwide po. Sa social media po ito, social media. Meron din po, bukod po sa social media, Mr. Chairman, meron din po kaming mga face-to-face na mga forum sa ground level po. Para po doon talakay, parang ginagawa natin, tinatalakay po doon yung mga issue. Pag sinabi pong ground. Yes. Ano, kasi yan ang pinakamasarap sa lahat, pagka nandun tayo sa grassroots po. Diba? Kasi tayo po nabubuhay dahil sa mga kababayan natin, sa grassroots. Opo. Pagka pausap mo po sila, andyan po ba ang local government? Kadalasan po, kasama po sila sa mga... Ang public information po ng local government. Ito po yung... Maganda po yung bringing up niyo nung kanina nung opening na hinahanap niyo po yung mga counterparts po namin sa local. Kasi po hindi po talaga matagal na ako, wala pa po ako sa national government. Pinupush na po namin yung papel talaga ng mga public information officer sa LGU. Pagdating po sa mga ganitong sitwasyon kasi sa local government code po isa po sa papel ng mga PIO sa LGUs. Ay dapat po nandun sila on top of all information related concerns. Pagdating po sa, ang nakalagay po sa batas sa local government code is disaster. Ito po ay, kung i-interpret po natin, kasama po ito sa, itong pinag-uusapan natin dun sa, hindi lang naman po bagyo Pati po itong risk reduction kasama po yan. Hindi po masyadong nabibigyan ng pansin po yung provision na yun ng batas. Opo, alam niyo hindi lang po sa batas ha, hindi lang po sa normal na batas. Nasa saligang batas ang public information. Yan po ang pinakamataas, kumbaga supreme law. Nandiyan po ang public information. Hayaan niyo po, ito po ay isusulat ng ating legis at titingnan po natin kung paano natin ito gagawin. Na kailangan talaga meron tayong ang information po, pinakamahalaga po ito sa lahat. Kahapon nga po nung tinalakay namin ni Senator JV yung patungkol sa universal healthcare. Yun din ang problema doon. May batas. Pero ang nakakaalam ng batas, lumabas yung survey, 15% ng... Nakakalungkot yun, boss. Hindi yun, alam mo, baliwala ang batas. Kapag hindi alam ng tao,
Eh, gumawa ka ng batas para sa tao, tapos hindi alam ng tao. Kaya, sir, kailangan po natin ayusin ito, kailangan po namin kayong maging kapartner dito dahil ang executive at ang legislative, dapat magkasama tayo dito, makagawa tayo ng mga batas na nagpapalakas ng public information. Hindi po pwedeng po, hindi, kailangan ipasa mo na yung, ano yung freedom of information. Eh, ang hirap, inusap, boss. Napakahirap. Opo, siguro sa sarili nating patsi-patsing. Tutala ng sistema natin dito sa gobyerno, patsi-patsi. Makagawa tayo ng batas na magpapalakas ng public information. Tulungan nyo kami. Maasahan po ba namin kayo, Sir Gutierrez? Mr. Chairman, ang PCO po at ang PIA ay lagi pong nakahanda dyan. Hingil na lang din po sana namin, ito na po yung pagkakataon namin, na hingin din po ang tulong ng Senado na mabigyan din po ng sapat na budget ang lalo na po ang PIA, dahil ito pong pinag-uusapan natin, yung information campaign ng El Nino at La Nina, hindi, wala po sa programa po ng PIA yun. Sorry po, pasensya na po. Nakikinig po ako, nagtatanong lang po ako. Pagka hindi ko alam kasi, tatanungin ko sila. Ayan ang papel nila sa likod eh. Tinanong ko, saan po nanggagaling ba ang budget nyo? May sarili po kaming budget. Kasi po kami po ay attached agency po kami. May sarili po kaming budget. Sige po, ganito na lang. Kasi hindi po budget. Pero pagka tinalakay po yung inyo, malaman lang namin kung saan kayong ilalim. Aatenda lang po ako nung budget hearing ninyo. Salamat po. Tapos magbigay na lang po kayo sa akin kung ano po yung, baka meron po kayong proposal o ano. Sabihin niyo po kagad. Yes po, sasabihin. Gagawin po namin. Opo, ipaglalaban natin ito, boss, itong public information. Hindi tayo pwedeng isinasantabi. Dahil kapangyarihan tayo ng taong bayan. Public information equals, ano po ba yun? Hindi maluloko yung taong bayan. Hanggat informed ang ating taong bayan, hindi sila mabobola. Kaya boss, napakalaki po ng ating papel. Salamat po, Mr. Chairman. Tama po kayo, an informed citizenry is an empowered citizenry. Iyon, in English po na ako, boss. Eh, parang paghahanda dun sa susunod kong tatawagin. Ikaw talaga, oh. Okay, salamat po. Maraming salamat. Eh, boss, sige po. Siguro, sir, kailangan siguro maisabi mo rin siguro sa budget. Kasi yung aming ahensya, for example, sir, wala talaga kaming budget for disaster. Oh, nakikuha lang kami. Wala talagang ibig sabihin budget for that ano lang, nakikuha lang kami sa ibang programs. Sana po ma talaga. Okay, ibig ko sabihin, ayun, nagkakaroon po ng, kasi po una, bago programa ng gobyerno, pagka nagkaroon ng kalamidad at disaster, unahin muna natin matulungan yung mga kababayan natin. Ibig ko sabihin, kapag disaster, wala kayong automatic budget. Yung QRF lang po, sir. Paki-explain ka po. Yung quick response nyo. Oo, pero siyempre, sir. Meron pa kayong budget, pare ko. O, kunti lang yun, sir. Ano naman yun? Eh, quick naman bagyo, palit-palit. Ano ba kayo yun? Nagkukuha lang sa budget, sir. Meron budget nyo agad o hindi? So, kumaan po kayo sa DSWD o kung kanino-kaninong ahon. Hindi lang po, sir. Pero yung budget talaga na... Oo, siguro dapat po ipaglaban din ni Secretary yan. Sapagkat kasama na yan eh. Kasama na po sa buhay natin yan. Yeah. Opo, hindi na po ito mababago. Ito na po ang realidad dahil dala ng alam tawag yun doon, climate change. Apo, so, iwanin nyo po at doon din po sa hearing ninyo, magmamanifest din po ako sa hearing po ninyo ng budget. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa...